I'm Pastor Brian Nankin, and together we are JBK. JBK. Tapos na Halloween na. Question. So JBK, ano to yung song ninyo na Anastasia na pinompos ni Ima? Yes. Na produced ng Writer Studios. Writer PH. Tell me about the story, about the song. Okay, so ang title ko, Anesthesia, ito'y hinahaling namin para sa lahat ng, alam ko itong kantang ito, makaka-relate na lahat ng tao. Kasi for us, yung song is about life. About life na pagka may mga problema tayo malaki at sobra-sobra na yung problema, kailangan natin ng anesthesia or parang pansamantalang pangpamanhid. Para medyo halimutan natin yung mga problema natin. So, in pagdating in the song, it represents yung alak na, yun yung anesthesia mo. Kasi minsan, di ba, pag nag-aalak tayo, mawawala yung mga nararamdaman natin para masaya lagi tayo, ganyan. Masyado tayo sensitive. Pampanam. So, pero after nung alak na yun, babalik lang tayo sa reality. So, we have to face it. Sabi ni Joshua, in general, hindi lang siya about sa love na kung heartbroken ka, parang gusto mo ng alak agad, yun yung go-to natin eh, as a normal human being. Pag may problema ka, lalo na kung heartbroken ka, pag-aaya ka, you know. Tapos, syempre, parang representation ng anesthesia is about alak. Kasi kailangan ng basong yelo, ilabas mo na dito. Pero, yung sabi ng Joshua, yung deeper meaning ng kanta talaga is about, anesthesia is about your coping mechanism, kung ano yung anesthesia mo sa pag-deal with problems or pain. And, yeah. Ikaw ba, Bray? Anong anesthesia mo pag mga problema? Parati namin tinatanong to sa mga viewers na sa mga audience na, ikaw, ano ba anesthesia mo sa problema mo? Kasi ako, ang anesthesia ko is sinusulat ko yung lahat ng masakit na nararamdaman ko at that moment. And yun, parang yun yung outlet ko pala. How the deal started ba? Yung sa pagpinisa niyo to sing the song? Ano to eh, dati pa kasi to sa amin nila. Medyo mahabyo. Kwento mo akin, diba? And 2016 na ata, diba? So si Sir George nag-aaral na kong demo dun sa song niya. And then, close sila ni Uncle Chris, kasi si Uncle Chris ang ano namin, former manager namin, no? Chris Cahili. So ayun, kaya namin, kami kinuha ni Sir John yung mga demo, and then parang isasali niya ata ito sa mga competition writing. Musical festivals. Then after ilang years, siguro mga 2018, sabi namin, nagsasound trip lang kami, tapos pinapakinggan namin yung kanta. Sana ibigay sa atin ni Sir Jojo to. Tapos nung kinausap namin siya, Sir Jojo, baka pwede mong ibigay lang sa amin, kami na mag-release. Then sabi niya, may inaantay pa for the song, parang may plano pa. Then after one year, ngayon na, 2019, parang napagkasiwa namin na kami na lang din mag-release ng kanta. So, since kami na walang demo rin. First time nga nila mag-produce ng song ni Sir Lester din, under Writer PH Studios. So parang, yun nga, pioneer kami sa pag-produce nila ng song and for music content sa YouTube channel nila. So, kaya nakakatuwa. Pero yung JBK, dati nyo yun ang group yan, na kay Chris Cahili pa kayo? Yes. 6 years na kami. 6 years. Actually, wala pa kami kay Uncle JBK na rin. Oo, pinuha na namin. So sumali kami sa isang competition ni Uncle, yung Dreams Get Real. Then nanalo kami siya. James Dreams Get Real. Parang dali. James. So after nun, nanalo kami dun. And then naging under kami ni Uncle for 2 years ba? 2 years. Ba't kayo umalis? Kasi iba na rin yung gusto niya eh. Parang lumilipat na siya sa movie. Focus siya sa film. So, so ngayon ang manager niyo, sila John. Si Sir Macnac Bordalio. Co-manage with JMA Artist Center. Ah, okay.
So ano, kamusta? Kasi yung song na Anesthesia, number 5 sa Barangay LS, kamusta na ang dami nagpapa-request, ang dami nagpi-play sa Spotify yung song niya. Oh, yun nga. Yun nga po. So sobrang blessed kami sa release project. Kasi one month pa ang release. After nun, parang ang daming kumikap sa radyo, ayun nga, hanggang na number 5 pa rin siya sa weekly ng Barangay LS, and it got us nomination sa Vivo Awards as Boy Band of the Year, alongside yung SB19 ng Boy Band PH, kaya nakakatuwa. Marami siyang naidulot din sa kanya. Available na ito sa Spotify? So yes, yeah. Available na po sa lahat ng digital music platform show. Buti si Nasser George yung producer. Yes. Back up talaga sila ng buong show this week. Balikan ko yung tanong kanina. Sabi mo kasi pag broken-hearted ka, sinusulat mo, ikaw. Ako iba naman yung anesthesia ko. Pagka grabe yung problema ko, ikinakain ko eh, para matanggal na yung stress. Para ikinakain ko yung problema ko. Ikinakain ko. Nakakain ko mo. Kinakain ko, nag-food trip ako, kakain talaga ako ng marami para lang mawala sa isip. Ako naman nag-beach, surfing, tsaka basketball. Wow. So wala sa inyo umiinom? Umiinom? Inom go to mo. Hindi, pag nandun ka na sa pupuntahan mo, inom ka. Eh ako habang nagsusulat, may kasama rin ako. Ako habang kumakain. Kaya nakatawin ako dito. Kayo ba sa ano, pag may problema, open kayo sa isa't isa, nagsasabihan ko? Oo naman. Kami talaga yung nag-alaman. Nagkakasya na lang ako eh. Ito na rin kasi yung circle of friends. Pero kayo, di ba kayo nag-agawan si isang girl? Ay, hindi. Sa'yo, pag-alaman. Parang first time pa lang nata sa'yo. Oh my God! Parang inuntaw lang parang kasilala ngayon lang. Tiyan! Lahat kayo single or male? Yes, single. Single. Oo, alam mo na kasi, wala ka na eh, pandate. Oo! Oh. Ang laki na nakinita ni siya. Di ba hirap kasi mag-commit ng busy ka, parang hindi mo rin mapipili yung mga pure love. Lalo na kayong promotion business budget, parang mo lang siya binigay ko na may ano. Anong support yung binibigay ng GMA Artist Center dito sa song niya na to? Ayun, papasalamat talaga kami na tinutugod pa rin sa Barangay LS. Pero recently, napanood ko kayo, recently nag-guest kayo sa Mix. How was the experience na nung kayo tumapa kayo sa bakuran ng ABS? Yun naman kasi it's about music naman kami siya to eh. So wala naman. Pero masete kasi yung mix kasi malaki din yung reach naman ng mix. And supportive din naman din sila para pag sa in terms of music. Okay. Sana nakakatuwa kasi wala silang pinapanigan kung saan ang galing network, yung mix. As long as siguro nga na-pick up nila yung kanta namin, nakita naman nila yung potential. So yun, pumasa naman sa amin. Sa palagay niyo itong Anesthesia, maraming naidulot sa karir niyo. Yes, maraming. Tulad ng ano? Umabot na kami ng top 5 sa weekly. Yes. Kasi pag sinabi mo... Yung ibang song siya ba hindi? Parang ito lang yung parang... Yung siguro yung makibalik na number 9. Number 1. So ito yung pinaka-highest. Ito yung pinaka-highest. Even yung lyric video sa YouTube, ang taas na ng views. So, in one month, almost 300,000 na. So, I think kaabot din ng... So marami pang mga... So ibig sabihin, marami talaga humugot na Happy Boy. Marami talaga humugot. So ayun nga, yung strategy nga ng promotion. Yes! Strategy ng promotion. Strategy ng promotion yung kinukomment. Oo, strategy ng promotion. Siyempre, doon si Miss Jane, si Mr. Josh, and yung backup ng contact nila Sir Jojo. Sobrang
malaki yung push. Sa county, hindi na kayong nakikilala, no? Pero before that, kasi parang, di ba, marami rin kayong mga pinagdaanan before nyo narating doon. So parang ano yung, pwede nyo i-share yung mga ilan na yun bago nyo narating, o yung journey nyo. Bago nyo narating tong rurok na yun. Ayan yan, pwede mo yung about kick lang, kahit bakit hanggang ngayon po pa rin ang JC. Ang sinasabi ko lang, yung pinapakwenta na yung tanong, yung mga napagdaanan. So yung dati, nag-gigigs kami, 30 songs. 30? 30 songs. 30 songs. Ka. Yes. 10 resets. 3 sets. Then, tapos saan ang... Saan to? Minus 1 lang siya. Tapos ang budget namin is, take, ano kami, take 500. Saan to? Sa Alabang pa. Ito masakit pa. Kasi ganoon namin kamahal yung music. May parang... Tapos, dalawa lang nanonood, parents ka ba? Parents ka ba? Seryoso. Then, meron, meron naman dirty guest kayo. Ano mga pe? Tapos, naranasan na rin namin. Then, naranasan namin nung naging freelance yung wala kami manager. Kami yung kami gumawa ng profile namin, nag-print kami ng 10 profile, tapos nilipot namin yung Manila. Metro, UC, pumunta kami ng bars, kami mismo nagpapasa ng profile namin. Kaya namin nakilala si Sir Mac, yung manager namin ngayon. At siya rin yung mayari ng Flair Bar, Metro, dati. So, siya yung nakita ng potential sa amin. At yun, after nun, siya rin yung naglakad ng X Factor stint namin. Lahat. Yung basta ang masasabi ko lang, grabe pinagdaanan namin kasi as in talagang kung di lang natin mahal music, talagang wala na kami dito. Tsaka may mga times na rin na parang nag-uusap kami, nag-iakal kami na tatrabaho ng isa pero pinigilan namin. Yung like kay Kim, kasi parang kaka-graduate lang namin nun. Parang sabi gusto niya mag-disband pero parang... Oo, pero sabi ko, parang bigyan mo na ano, ng 3 months, sabi ko 3 months lang. Pag ano tayo, mag-pass tayo ng mga profile sa banda. Pagka hindi maabot yung kita ng ano, sige, papayagan ka lang mag-trabaho. Ngayon, ewan ko, binigay sa amin ni Lord eh, na abong 3 months na yun, naabot namin yung mga dapat may panggasos kami, gano'n. So, tuloy-tuloy na. Ayun, parang nag-antayan din kami kasi for example, sila, antay ko talaga sila mag-grumaded din muna para before kami mag-full-time. Since naman ako sa kanila mag-graduate. So parang yun, siguro 2 years. Ano, nagtrabaho sa Starbucks? 2 years. Trabaho na muna para at least sabay-sabay kami sa goal namin. It's full-time na trio. And naranasan na rin namin yung mag-audition mismo sa GMA sa harap ng yung nag-aano sila, yung nag-technical rehearsal sila. Tapos siningin lang kami. Tapos pinakanta kami nung walang kapatid talaga sa amin. As in wala, as in wala. Kahit siya nakakahiya yung feeling. Kaya parang nung nag-offer mismo yung GMA sa amin na gusto nila kami makuha sa artista as their talent. Kaya yun, sobrang alam mo yung mapasarap sa feeling na parang pinaghirapan din talaga namin. At napagdaanan namin yung hindi lang yung hirap para makapasok doon sa mainstream or makapasok sa GMA. Sa ABS walang offer pa? Walang, hindi kayo napansin? Sa GMA? Mag-audition kayo ba? Actually kasi yung GMA talaga yung nakasupport sa amin, lalo na nasa X Factor kami. Sila talaga yung full blast na, siyempre si Miss Jerry, diba? Grabe support sa amin sa X Factor. So yun. And then may mga contacts din sa GMA. So kahit hindi pa kami under GMA, nabibigyan kami ng guesting doon, nabibigyan kami doon. So, ang dali na lang namin nag-guest nung nag-guest sa amin ng Kasi ano, Kuya Will mismo. Kuya Will. Kinigest kayo sa show. Yes. Kinigest kayo sa show na kami yung nagpahin na doon sa ano niya, Instagram niya na segment sa Wow. And yun, every now and then, kinigest naman talaga kami. Lalo na pag mga opening ng mga may bago silang show na. As of now, wala kayong regular gigs. Hindi kayo, wala kayong, may pwesto kayo. Meron. Saan? Every Mondays po sa Resource World Manila. Party 60. Social na. Social ah. Sponsored na lang. Hindi na sa alamang. Hindi na 20-25 na lang. Ano ba ka kayo dun eh? Tsaka hindi na 500. 510 na.
parang more than ano yan. Tumaas ng 10 pesos. So, bukod sa resource work. Every Friday, sa, ano, sa fair work. Ano yan? Sa resource world, habang mga nag... Sa mga tao. Sa casino. Sa casino. Actually, meron sila man. Tumay sa gitna? Bar 360. Sa bar 360. Sa bar. Sa gitna. Sa gitna yung pagpasok nyo. Saka kapag-tubang namin sila, may toy lang naman. Wow! Ang galing! Mukha girls nila. Nagkakasino mo. Mukha girls. Tapos yun, yung sa bar na pinagtutugtugan namin. Tayo nag-start ha. Sa flare bar. Flare bar. Prime time pa kami. So, yung set namin doon, nag-start ng 12:00 until 1:00 AM. So, yun, parang nakakatuwa kasi nag-start din kami doon, 2 sets kami, kami yung una, so kami pinakahuli. So, ngayon, kami na hinahabangan sa prime time. Wow. So, madalas yung kantahin din yung Anesthesia? No. Sa lahat ng cover songs ba kinakanta niya? May cover si Mike, pero yun, may, yung spot natin for prime time, original songs. Ilan na ba yung mga original songs? Total of 7 na rin. Sabi na. Pwede na mag-album. Ginamit ba sa teleserye? Oo. Almost lahat ng single release namin, ginamit din sa GMA. Kaya, yung Letting You Go, ginamit sa Romantic Doctor, yung Ano Meron Ka, Road to Dream, yung Manibalik, sa most of Korean? Korean. Korean novela lahat. Pero Korean. Kung meron kayong isasamang tatlong girls na kaduwit yung yan, yan sa kanta na yan, ka-chorus ba ito? Oh, kasi ang dami. Ka-collab nyo. Sino yung gusto nyo kasama? Isa-isa. Paano naman ako? Sa akin si ano? Sino sa'ya? Julian. Ako, gusto ko makaduit si Golden. Golden. Oo. Ako, inat mo kasi yun eh. Yung pa-close-close namin. Ikatay mo yun. Ikaw, Joshua. Ano lang, si Kailin na lang. Alcantara. Kasi maganda rin yung boses niya. Parang mad nil. Oo, maganda rin. Parang may ngiti sa mata mo nung binanggit mo yung Kailin. Pag binanggit ko yung ikaw, baka... May mga offer niya bang acting sa inyo? Nag-artist siya rin. Nag-guest na rin kami sa mga... Sa teleserye. Ito, di ba na gano'n ka? Mag-wish ko lang, magpapakailan mo. Hindi sa magpapakailan mo. Kasi sa mga adik, ganyan. Kaya naman natin yung mga adik na kawain. Si number? Si Joshua. Oo, tsaka ano. Rama pages naman din ako. So, itong recent na ano, 7th round. Pero bakit yung look mo? Parang same pa. Tama ba? Same ba? Parang isa lang tumatama. Hindi, tapos yung power hair. Parang brand mo pa. Hindi, baka nakilala nyo kami, ganito na kami. Kasi pero nung pag nakita niyo itsura namin nung dati, mga first year, baka bigyan nyo na sa pagkita niya. Parang yung mga outfit niyo dati, colorful pa. Oo, kasi JJ Pop kami dati. Para sa K-pop, may kulay ako. JJ Pop kami. Yung kulay ng kabila dati. Ayoko mag-describe kami yun. Kami yata nagpauso ng JJ Pop dati. Sa kaya yung stylish na kaya, kayo pa rin. Kami pa rin. Pero medyo... Natutunan. Na-influence ng UK. Nung mga... Siyempre, titignan mo yung mga dating picture. Mga kagano'n ka, ginawa ko to. Ayaw na mga maisip ka lang. Gumbag muna tayo dito lahat. So, going back to Anesthesia, ito, yung... Kumbaga, marami pa kayong mga nilulook forward na mga awards and parang journey, ano, using this song, di ba? So, nilook forward niya rin mo makarating internationally yung kanta. Why not? Kasi, yung Despacito nga na hindi natin maitindihan. Diba? Correct. Or meron gaming translation into English or in other. So, kahit naman anong kanta, eh, lalo na yung Anesthesia. Kahit... Anong goal nyo in your career? I mean, kumbaga, contented na ba kayo on what you are now? Or parang soon you want to become an international? May ganun ba kayong goal in your career? Meron. Pero step by step talaga. Kasi ayaw naman namin nung parang one time big time. Ayaw namin yung parang sikat na sikat, tapos biglang ilang months lang baba na agad. So gusto namin, nandito lang kami sa longevity. Steps lang. Nandito lang. Na. Pero yun nga, open pa rin kami for international release. Dahil for our plans sa 2020, marami kaming binangko na kanta. Siguro, plan namin at least 5 songs for 2020. At least for the year 2020, visible kami sa... Tapos dalawang English songs. So yung Anesthesia sa 2020 na masusundan?
Yes. Yes. And then last song na for before the year. Yung sinong magko-compose ulit si John? Kami po. Kami po. Na. Yung yun na, after X Factor din po, doon po kami talaga na siguro yung pinakabao namin, lalo na kung sinabihan ka mismo ni Simon Cowell na produce your own songs, be original, yun po talaga yung nakatatak sa amin. Kaya nga po pag-uwi namin, mag-release kami ng first ever single din namin na kami mismo yung tatlong nagsulat, yung Bahay Balik. At itong yung Bahay Balik po ay nakaabot namin po sa Awit Awards. Nito lang po as music video player, kaya nakakatuwa. Kasi parang dun sa limang finalists, kami lang yung parang hindi kilala talaga, si Sport of Spain, si Moira, si Kyle Alcantara, Maris Macal, tapos kami, tapos tayo. And po, lahat ng fans, tapos JB kay! Pero ano namin yun, kumbaga yun yung challenge namin. Kasi hindi naman kami after the fame. After the fame. Parang gusto namin, respeto ng mga kapwa natin naming mga musicians. Actually, kung tutusin, mga ibang musicians kilala naman na tayo. Doon, medyo masaya na kami doon. May plans pa ba kayo to join uli international contest, competition after X Factor? Or parang okay na yun? Kasi parang yun na yung ano namin. May ganun pa kayo? Meron. May plan na kami. Na, kunyari, may mag-open na medyo katapat ng X Factor UK. Medyo game kami doon. Lalo na nag-open na naman ulit yung X Factor. Oo. Kasi sa honestly, nung sumali kami sa X Factor, yun nga, kaya ito namin na trip lang talaga namin nung magpasa ng parang... So hindi kami prepared talaga? Kasi palad na nag-open sila ng online audition. So nagpasa lang din kami. So yun, parang nung nandun na kami, hindi namin na-preempt yung pressure, yung kung gaano ka grabe yung antayin sa reality. So, tapos pag nakita ko si Simon Cowell sa harap mo, parang hindi ka makakanta ng maayos. So, until, yun nga, nung naka-uwi kami, nakuha namin, na-expose kami sa mga bigger stage, saka sa, yun, parang feeling namin, kung sumali man kami, or may opportunity na dumating for another international competition, mas ready na kami. Less ka ba na? Kasi nung time talaga namin, hindi ko na nga maramdaman yung paa ko. Hindi yun. Sobrang nakakapagod. Respeto talaga sa lahat ng sumasali sa mga ganung contest na nahihit nila yung kanta nila. Nakala ko wala alam. Na parang wala alam. Kasi grabe talaga yung papa. Invite na lang everyone to support Anesthesia on all social media and streaming apps. Ayan, our newest single, Anesthesia, is available now on Spotify, iTunes, and Apple Music. And this is produced by Sir Jojo Paniligan and Esther Ramos under Rider PH Studios. Yung lyric video po na to ay mapapanood nyo rin po sa YouTube channel ng Rider PH Studios mismo. And for, ina, gusto na namin pasalamatan yung Jolian Restaurant for giving us this venue and for the food as well. And of course, for bookings and inquiries, go to our social media accounts. It's at JBK Band Official on Facebook, Twitter, and Instagram. And yun na, every Monday po sa Resorts World Manila po kami. And every Friday is naman po sa Bear Bar Metro po. And do you play musical instrument? Ginagawa na namin siya for creating music lang. Yes. Namin siya, pero may bala kami na minsan magigitara ako, ganyan. Pero pag sa Resorts World kami, 7-piece band kami. Oh, 7-piece. So, bar 360. Ah, bar 360. Minsan parang sa ano, Instagram story, parang nakiplay kayo ng mga guitar. Pag nagsasong writing kami, it's either organ or guitar. Thank you. Thank you. Kakantagin nyo na yung stage sound? Yes. Sound mo.